Isang malakas na salita muli, mga kapatid, ang inihahatid sa atin ng mabuting balita na may kinalaman sa pagpapatawad. Unang tanong, bakit ba dapat tayong magpatawad sa ating mga kapatid na nagkakasala sa atin? At ang pagpapatawad nito ay hindi lamang ilang ulit, kundi hanggat nagkakasala siya, dapat siya'y bigyan ng pagkakataon at siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Una, dahil sinasabi ng talinghaga ngayon na ang Diyos ang nagpautang sa atin ng 1,000,000 o 10,000,000. Nang ibig sabihin, napakalaking halaga na hindi natin kayang bayaran kahit ipagbibili pa ang ating lahat ng ari-arian, ang ating pamilya, lahat ng meron tayo, hindi natin kayang bayaran ang bagay na ito. Pero dahil sa habag ng Diyos, pinatawad ang di natin kayang bayaran. At anong ipinangbayad ng Diyos? Ang kanyang buhay. Kung tayong lahat ay sentensyado na mamatay, bunga ng ating kasalanan, sentensyado ka ng selya elektrika, at wala ka ng kawala, mamamatay ka, may isang tao na nag-offer sa'yo, ako na lang ang uupo diyan sa selya elektrika, ako na lang ang magbabayad ng iyong kasalanan. Ganyan ang paglalarawan ngayon, mga kapatid, ng Diyos para sa atin. Yung 10,000,000 ay walang hanggang awa at kapatawaran ng Diyos. Sa isang banda, yun namang tao na mayroong utang na 500 lamang dito sa kanyang kapwa-lingkod ay yung relasyon natin sa isa't isa. Dahil kung ikukumpara ang ating utang sa Diyos at ang utang natin sa ating kapwa, bunga ng ating mga kasalanan, ano ba ang 10,000,000 kumpara sa 500 lamang? Parang napakaliit na halaga para hindi din naman tayo makapagpatawad rin. Sapagkat kung ikaw ay pinatawad sa 10,000,000, sa halagang 500, parang bariyang balato mo na lang ito sa iyong kapatid. After all, ikaw naman ay kumita ng 10,000,000, kumbaga, binigyan ka ng libre, kinahabagan ka ng Diyos, kung kaya dapat lamang na mahabag ka rin sa iyong kapwa. Pero mga kapatid, sa mas malalim na pagninilay, para bang lumalabas na may kondisyon ng Diyos upang tayo'y kanya rin patawarin. Parang sinasabi ng pagbasa na patatawarin ka lamang ng Diyos kung ikaw ay magpapatawad rin sa iyong mga kapatid. Hindi tama ang ganitong pag-iisip, mga kapatid, sapagkat bago pa man tayo nagkasala, pinatawad na tayo ng Diyos. Anong pagpapatawad niya ay palaging bukas, paulit-ulit, 77 ulit pa. Ibig sabihin, walang hanggan ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. At tuwing tayo magkasala, ang kanyang kamatayan sa krus na nauna nang nangyari ay pinatawad na tayo ng Diyos. Walang kahit pinagkaiba dun sa prodigal son na bago pa magbalik ang anak na nagkasala ay bukas ng ama na tanggapin siya muli sa karian. Kaya mali ang paniniwala na mapapatawad lamang tayo ng Diyos at matatanggap natin ang kanyang habag kapag tayo nagpatawad rin sa ating kapwa. Kung ganun, mga kapatid, ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lamang ng mga kapatid ay yung kasing hindi pagpapatawad nating may tao ay may presyo. Meron itong consequence. Pinatitigas ito ang ating puso. Pag inaalagaan mo ang galit sa iyong kapwa, yung inggit,
at lahat ng kasalanan meron ka sa iyong dibdib, ikaw ay nakapagtatanim ng galit at yung paghangad na maghiganti ay nananatili hanggang sa unti-unti pinatitigas ng iyong puso, namamanhid ka na. Kaya sa bandang huli, pag nakita mo yung taong nagkasala sa iyo, ang turing mo sa kanya ay patay na. Patay na siya sa iyong puso. Hindi na siya nag-i-exist dahil yan sa galit na yan. Ito yung bunga, yung pag-uusig at pagkabahala na natatanim sa atin ng demonyo. Dahil yan ang torment na ibinibigay ng demonyo sa atin kapag tayo'y hindi nagpapatawad. Kaya upang lumambot ang ating puso muli, prerequisite na magpatawad rin tayo sa maliliit na pagkakasala ng ating kapwa kumpara sa pagkakasala natin sa Diyos na pinagbayaran ng kanyang katawan at ng kanyang dugo sa krus. Yun ang paghahambing, mga kapatid. Sapagkat sinasabi, kung matigas ang iyong puso tulad ng isang lupang puro bato, paano tutubo doon ang halaman na ihahasik? Ang habag ng Diyos na ihahasik sa ating puso ay kailangan ng isang malambot na lupa upang tanggapin at dumaloy ang habag ng Diyos at tayo makalaya sa galit o sa kasalanan na ating inaalagaan sa ating puso at pagkataot kaluluwa. Kaya kung hindi tayo makapagpapatawad sa atin, bagamat punong-puno ang Diyos ng habag sa atin, hindi dadaloy ang kanyang habag at pag-ibig dahil napakatigas na ng puso mo. Kinakailangang palambutin ito. At paano ito lalambot? Magpatawad ka sa maliliit na bagay na ginawa sa iyo ng kapwa. Mag-move on ka. Hingin mo sa Diyos ang kakayahan, ang lakas upang makapagpatawad ka, sapagkat hindi madali, mga kapatid, ang magpatawad, lalo na kung may natanim na ito sa ating mabigat na lason ng pagkapuot sa ating kapwa. Mahirap lumaya para ka rin nakabilanggo, nakakulong, na para ka rin isang patay na nandoon ka sa death row dahil hindi makalaya-laya. Hanggang doon ka na lamang, pagbabayaran mo sa kahuli-huling pusing ang lahat ng itinatay mo sa iyong pusong galit, at hanggat hindi mo natatanggap ang katotohanan na kinakailangan mo rin magpatawad, mananatili sa iyo yung torment, yung pag-uusig, yung pag-alala, yung kabigatan ng dinadala ng isang taong may kasalanan. At sino bang gusto sa atin na ganun ang mangyari sa ating buhay, mga kapatid? Kaya habang may panahon pa, hindi pa lumalala, hindi pa tumitigas yung ating puso na parang bato na mahirap pasukin ng habag at pag-ibig ng Diyos, kumilos na tayo. Yun ang parang ipinamamanhik sa atin, mga kapatid, ng mabuting balitang ito. At ano ang pinakamabuting balita? Ang mabuting balita ay walang kondisyon ang pagpapatawad ng Diyos. Kung lalapit lamang tayo sa Kanya at hihingi natin ang biyaya, sapagkat sinasabi, hindi kaya ng tao magpatawad sa Kanyang lakas lamang. Ito ay grasyang nais ng Diyos na padaluyin sa atin. Siyang magtatanggal nung mga kamandag na nandiyan na nananalaytay sa ating puso, sa ating mga ugat, upang palayain tayo sa kasalanan, upang isang araw ay magising ka na lamang, parang wala na yung galit mo dahil pinalaya ka na ng Diyos na hindi magagawa ng tao kailanman. Tingnan natin itong nangyari dito, lilimang daan lamang naman, bakit hindi niya ito mapatawad? Bakit di niya makita ang malaking habag ng Diyos na ginawa sa kanya sa 10 milyon na hindi niya kayang bayaran at sa maliit na halaga ay hindi siya makapagpatawad?
Kaya biyaya ng Diyos na makita mo na napakalaki ng utang mo sa Diyos nang pinambayad niya sa iyong kasalanan upang huwag kang mamatay, ay mismo ang buhay ni Kristo. Kaya kahit anong sabihin natin, may utang tayo palagi sa Diyos na hindi natin mababayaran. At ito lamang ay mababayaran natin kung tayo'y makapagpapatawad rin, dahil dadaloy ang habag, ang pag-ibig ng Diyos sa puso na pinalambot ng Kanyang habag upang tayo ay maging matiwasay. Mawawala yung ating kawalan ng kapayapaan. Magkakaroon tayo ng mas kontentong buhay. Mawawala yung mga pag-aalala natin, yung kabigatan ng ating puso na para tayong binunutan ng tinik. Di ba ganyan, mga kapatid, ang ating nadarama kapag tayo ay nagbabalik loob sa Diyos, kahit sa kumpisal man lamang, sa sakramento, na kung talagang tapat sa ating loob yung ating pagbabalik loob sa Diyos, pagkatapos ng kumpisal, parang tayo'y pinalaya, naging mas magaan ang ating puso, naging mas magaan, mapayapa. At yan ang ginagawa ng grasya ng Diyos sa habag na Kanyang pinapadaloy sa atin. Pero upang maging buo at ganap ito, importante na wala tayong dumi na kinikimkim, dahil nais ng Diyos na manahan, nais ng Diyos na padaluyin ang Kanyang habag sa isang pusong malinis, at nalilinis lamang ito kapag wala ng mga dumi ng pagkakasala tulad ng galit, inggit, at kung ano-ano pa. Kaya makinig tayo, mga kapatid, sa pahayag na ito ng Panginoon at paanyaya sa atin. Habang maaga pa, hingin natin ng biyaya na palambutin ang ating puso. Huwag itong patigasin, at dumating sa pagkakataon na hahabulin tayo ng Diyos hanggang sa bilangguan, magdurusa tayong katakot-takot dahil di tayo nagpatawad. Karaniwan yung mga taong di nakapagpapatawad at iniimpok lamang ang masasamang saloobin, nagdudulot itong kasamaan sa kapwa. Either na nakapapatay siya ng kanyang kapwa, nakapipirwesyo ng kanyang kapwa, dahil ang daladala niya ay kasalanan, hindi ang kabutihan. Kaya mga kapatid, sana'y ang kinin natin na mabuting balitang ito at hingin lagi ang grasya na palayain tayo sa ating mga kasalanan. Amen.